So what's up mga ka-review, this is Ken sa KTV at tayo gagawa ng video reaction no dito sa isang mensahe ni Boy Tapang na in-upload niya sa kanyang TikTok no. About ito nung natalo si Chulz sa kanyang laban nung event ng International Sabong no. Sinabihan niya si Chulz na hindi pa huli ang lahat no. Bagkus kailangan niyang magpakatatag at gawing magsimula uli no para dun sa pagsubok na nangyari sa kanya no. Kumbaga hindi 'yun yung huling time na pagkatalo niya, bagkus gamitin niya ito para maging upang maging mas malakas pa siya lalo sa mga hamon sa buhay ano. So 'yun mga ka-review, isang magandang mensahe ito para kay Boy Tapang no. At pinalakas niya mismo ang loob ni Chulz sa bandang huli ng laban na 'yon. At talagang bumagsak nga ba 'yon o sumuko si Chulz no sa laban nila ni tawag dito nung isang membro ng Brusco Bruce no. Talo bagamat talo man siya is tinanggap niya ito no. Maraming nagsasabi na dinuga nga raw o may daya daw yung pagkapanalo nung isang membro ng Brusco Bruce, pero sa akin is patas naman ang laban no. Binibigyan lang ng iba ng nining na yun nga natalo yung kaya nanalo yung membro ng Brusco Bruce dahil sa yun nga sa sinasabi nila na daya. Marami akong nakikitang nagre-review ng ganyan, pero please maging fair po kayo. Fair na fair po yung laban nila at maganda po yung resulta. Talagang tinalo lang talaga no. Tinalo lang talaga si Chulz ng nakasama ni Boy Tapang ano doon sa ano. So ito panoorin natin yung binigay niyang mensahe. Yung binigay na mensahe ni Boy Tapang kay Chulz ano. Okay lang yan ha. Natalo ka man, hindi ibig sabihin natalo ka. Talo ka na sa buhay mo, ha? Kung itong pangyayari sa iyo, challenge lang 'to. Challenge itong mangyayari sa iyo, ha? Hindi ka boksigero. Pinakita mo na sa mga tao na kaya mo. Alam ko itong nangyari sa iyo ngayon, gawin mo 'tong inspiration sa buhay mo. Nang bihis ka man nabagsak, tatayo tayo, lalaban tayo para sa pamilya natin. Okay? Isang magandang mensahe no ng sinabi ni Boy Tapang. Natalo man siya dun sa laro na 'yon, pero sa hamon ng buhay niya is patuloy lang yung ano yung lumaban ano sa hamon ng buhay nila no. So yun nga kumbaga binigyan ni Boy Tapang ng payo na ipagpatuloy niya lang na kung saan man is ituloy niya lang ang laban dun sa buhay niya nang sa ganon magdire-diretso yung kanyang lakas ng loob ano. So parang napanghinaan kasi ng loob dito yung kasama dito si Chulz no, yung kasama ni Boy Tapang. So hindi natin maiaalis na minsan pag tayo ang nasa ring o natalo man tayo, hirap nating tanggapin sa kalooban natin na natalo tayo ng ganun-ganun lang dahil sa hirap ng pinag-ensayuhan natin at sa hirap ng mga pinagdaanan natin. Bagkos kaya pa naman nating lumaban, ngunit hindi na talaga kakayanin ng ating katawan, ano, mga ka-review. Kaya ipinagpatuloy na lang, no? At dito nga, I think isinuko na ni Chulz yung laban na yun, no? Nung time na talagang hindi niya nakaya. Pero salute sa dalawang ano manlalaro ano. Isang napakagandang laban ang pinakita nila. Medyo nakakainis lang do sa mga ibang video reactions ano. Kasi binibigyan nila ng meaning no. Lalo nilang pinaglalaban yung dalawang kampo para lang do sa kanilang revenue, sa kanilang mga gustong kumita no. Sa totoo lang no mga ka-review, isang malinis na laban naman ang nangyari. Kung panonoodin nyo at talo, uulitin nyo. Yung laban din ni Sir Jonas and Boy Tapang is napakaganda rin ang laban na yon. Wala tayong masasabi doon. Malinis din. Bagkos nasabihan man ito ni Sir Jonas na may daya nga daw. Pero din sa pagkakataong ito, dito sa laban nila, Chulz at saka ni yung isang member ng Brusco Bruce, hindi ko siya ano kilala eh. Sino ba 'yon yung ano, yung member ng ano, Brusco Bruce na isa? Yung lumaban ng boxing search mo? Hindi, isa pa. Si King. 'Yon, yung si King ng Brusco Bruce no, mga ka-review. Pinakita niya rin na buo ang loob niya at maganda yung pinakita niya do sa laban na 'yon. Hindi rin siya sumuko
at tinibayan niya talaga yung loob niya. I think yun yung ang nag-encourage sa kanya para magawa niya yung bagay na yun is yung pagkatalo ni Sir Russell, ano. Kumbaga gusto niyang ipaghigante na yung isa sa mga membro nila is natalo nung yun nga na magiging kalaban niya rin na kakampiyon ni Boy Tapang. Kumbaga doon niya ibinuhos yung galit niya kaya na nagawa niya yung ganong klase ng laro, no? Ng tibay ng loob. Parang doon siya humugot ng lakas at saka encouragement sa sarili para ibigay, ibuhos niya yung 100% na laban, no? So yun, regards doon kay King ng Brusco Bruce at saka kay Jules, napakagandang laban, malupit. At kay Sir Makagago, napakaganda po yung ginagawa niyong event na yan. Sana'y gumawa rin po kayo ng event para sa mga small YouTubers, no? Para makapasok din naman kahit papano mabigyan ng break, no? So yun, hanggang dito na lang mga ka-review. Isa na namang review reaction ang ating nagawa, no, mga ka-review. Peace out!